Iniyak ng Philippine Nuclear Research Institute. Sabi sa teleradyo ni PNRI Director Carlo Arcilla, hindi matutulad sa bansa ang nangyari sa Fukushima sa Japan dahil hindi naman nakararanas ng magnitude 9 na lindol ang Pilipinas at hindi rin maaabot ng tsunami ang planta. Wala rin anyang fault sa ilalim ng planta. Papagawa ka ng 2 billion structure, hindi mo malang tsitsikin kung may fault sa ilalim. Parang kalokohan. Paubayan natin sa T-Box, silang expert dyan. Meron bang fault sa ilalim o wala? Pangalawa, yung vulkan ba dyan, si Mount Natib? Mag-i-erupt ba yan the next 100 years o hindi? Pero ayon kay Nuclear Free Bataan Movement Coordinator Derek Cabe, pinag-aralan ng 7 geologist ang lokasyon ng planta at lumabas na hindi ito ligtas na paandarin. The main reasons why hindi po pinaandar at minothball yung BNPP noong 1986 sa pamamagitan ng batas din ni Cory Aquino, the same reasons pa rin yung mga usapin natin sa ngayon, usapin ng safety. Hindi naman po nailipat ang BNPP sa ibang lugar, sa ibang lokasyon. Doon pa rin po sa the same position na naging kontrobersya noong panahon na ito ay namothball. Una nang nakipagpulong si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. sa ambassador ng South Korea para sa posibleng pagbabalik operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant bilang alternatibong pagkukunan ng enerhiya.